So, ayun, demonetize, demonetize, demonetize. Reuse content, reuse content. Yes, demonetize ako. Dahil sa reuse content daw. So, ayun. Nagbigay sila ng email sa akin na reuse content and demonetize. Agad-agad yung gabi na yun na natanggap ko siya. Pero, before, narinig ko siya yung YPP na yan. Narinig ko siya dati na i-review talaga buong channel mo ng ganun na YPP na yan. So, may chance ka na hindi pumasa. Kaya binigay sa'yo na reuse content. Ayun na nga siya. Kasali ako dun. Kasi hindi ako ganun kadaming views. Sobrang lit lang yung views ko naman. Kasi, yun nga, nag-enjoy lang naman ako sa pag-vlog. Pero, ayun, hindi naman ganun kadaming views. Kasi hindi ako magaling. Hindi talaga ako magaling. Aminin ko yan. Talagang, i-enjoy ko lang yung mag-view. Wala. Siguro hindi ako creative sa bagay na yun. Hindi ako masyadong creative pa. Kailangan pang may improve sa aking channel. But ayun, pag-usapan natin siya. Ito na. So, welcome back to my channel. So, pag-usapan natin bakit kaya ako na-demonetize. Na-demonetize ako. May details dito sa sunod na video. Bakit nga ba ako na-demonetize? Di ko rin alam. Pero, may sabi doon na reuse content daw yung buong channel ko. Hindi ko na alam kung saan banda. Baka nga maraming rason bakit ka na-demonetize, pero may nagsabi na narinig ko mapagdaanan daw talaga yan. Mas katulad ng YouTube, mga ibang YouTuber na na-demonetize katulad sa akin, na hindi naman ako ganun kadaming views. Sobrang konti lang yung views ko, hindi katulad ng iba. So baka i-review daw nila yung buong channel mo, kaya pag hindi ka pasa sa YPP na pinagsasabi nila, hindi ko alam. Basta narinig ko siya. So, i-demonetize ka nila. Pero, bigyan ka naman din ulit ng chance na mag, tawag dito. May tawag sila dyan na maggawa ka ng video, mag-record ka kung bakit nga ba. At may mga detalye doon ibibigay sila or steps paano mo siya gawin para ibalik siya. Tapos, ang ginawa ko, kung nag-research ako or nagda ko ng video na paano ba siya gagawin para maibalik or mag-appeal. Yun yung word, mag-appeal. Bibigyan ka ulit nila ng chance na mag-appeal within the days. Basta yung email nila, binibigyan nila doon. Tsaka, nakikita mo yun sa YouTube Studio kung paano gawin, ano yung steps na ibibigyan nila. At, nabalik naman. So, may nag-research ako sa YouTube na may nakita kong video na sobrang swak sa tingin ko na pwede siyang gawin ko para sa appeal ko. So, naging okay din naman siya na tanggap naman siya. May date yun na binibigay si YouTube na kailangan ipasa. Pero sa akin, excited ako kasi gusto ko na siyang maipasa. Bale, kagabi, na-demonetize ko kagabi. Tapos, kinabukasan ulit. Or, naisip ako ng one day ata yun. Oo, naisip ko ng one day. Tapos, gumawa ako ng appeal. Tapos, sinend ko sa kanila agad. Hindi na ako nag-antay yung date na sinasabi nila na kailangan mo ipasa kasi natatagalan ako. So, feeling ko, no, itinay ko lang sa sarili ko kung ipapasa ko to siya or isend ko yung appeal na ginawa ko, baka naman tatanggapin nila or kung hindi, okay lang. Pero, tinay ko siya. At, ayun, sa wakas, tinanggap nila. At, binalik nila yung dollar sign ko. At naging okay siya kaagad-agad. Wala pa, hindi siya nabutan ng 20 hours. Naging okay siya kaagad. So, sa katulad ko na naka-experience ng ganito na na-demonetize sila, tapos pwede naman mag-appeal. Kung may nakalagay doon sa YT Studio or sa email na may steps na gagawa ka ng appeal, magawa ka talaga ng appeal. Huwag mo antayin na ma-dating sa deadline. Or, sinabi doon na kung gusto mong magawa ng appeal, huwag kang magbabura ng mga video. Kasi sinabi nila, reuse content yung video mo. Pero hindi naman nila binigay yung specific na video saan doon banda na, saan banda doon na naging reuse content ka. Hindi nila binigay. Kasi sinabi lang nila, reuse content yung video, yung YouTube channel mo. Sa lahat, parang sa lahat na siya. Parang nireview ba nila siguro. Tapos sinabi nila na reuse content ka, ganun siguro. Sa akin, ganun yung nangyari. So,
mag-appeal ka lang at ibabalik naman nila. Huwag kang mawala ng pag-asa. Babalik naman nila yun agad-agad. So, ito na yung ginawa kong appeal sa nakita ko na video. Thank you sa iyo. Kasi yun yung idea na nakuha ko sa kanya. Tapos, ayun, ginawa ko rin yung akin. So, binalik ni YT yung ads ulit or yung dollar sign. So, ito na, panoorin nyo. Excuses na lang sa English ko dito kasi hindi ako magaling. English not good, so I try my best. Kahit na hindi ako magaling mag-English. So, kayo dyan, try your best to speak English. So, mabalik yun yung ads nyo. Ayun, watch out the next. That's my appeal in the next video. Hello YouTube team, I got an email from your team, F11-2024, that I got demonetized because of their used content. And I believe this is a mistake, and I did not reuse any content. And I make this video to appeal that my channel is not reused content. And I hope you guys review my channel. And my channel is all about food blog, cooking, room tour, haul, product review, vacation activities, and many more. And yes, and the tools that I use, this is my tools that I use and my Bluetooth. And I'm using the phone that I have now, is Samsung S24. And I use an app for editing my video or content. It's a CapCut that I'm gonna show you. That I use to edit my video for my content. This is how I edit my video. They got this video to bring it there. This one, like some mukbang kind of food. And here, this is how I did. And I fixed like this. This video is about mukbang or eating. I make this, I choose this app because it's easier to access or to create some stuff or, you know, editing as simple as I like, and if you're being a creative kind of, this is the apps that I use, CapCut, this one, some video effects that I used, or we cut the video there, or this one, I make a voiceover or some music, I add some music. This one here, this is what I did. Or I need to zoom in or cut some video or erase a video. This app is easier to use too, that I really like. This one. So, that's it. Apps. And I hope you guys reviewed my channel because I believe this is a mistake and I believe I did not against the rules. And thank you so much. And God bless. I hope you will hear my appeal and I will get back my monetization. I will get the monetization again. Thank you and God bless. So, ayan lang yung appeal ko na nakita niyo at mga English ko, excuses na lang doon. Pero, sa wakas, na kapasa naman tayo doon or natanggap naman ni YT yung appeal at naibalik naman yung lahat. No? Kahit pa paano, okay na siya. So, sa katulad ko na na-demonetize or sabing reuse content yung buong videos, mag-appeal lang kayo kaagad, ibabalik din nila yun. So, ayun. Thank you for watching and
Bye. See you next time and be safe.